More of our exclusive coverage of the Taekwondo tournament later on. But for now, ma-inspire muna tayo sa kwento ng isang batang NCAA na mula sa pagiging pulot boy sa tennis court, ngayon tennis coach na. Kasama ko ngayon ang Palarong Pambansa gold medalist at lawn tennis coach ng Mapua University. Welcome to the show, Coach Antonio Quiza. Coach, kamusta? Mabuti naman po. Nabanggit ko dun sa intro ko na nag-gold medal kayo sa Palarong Pambansa. Palarong Pambansa, yes. Kwento mo sa amin yun kasi ang hirap na kalaban mo mga atleta ng iba't ibang region sa opo, atin. Opo, tama. Ano nangyari dun, Coach? Nagsimula kami maglaban-laban sa Manila Meet. Tapos kami yun naging representative ng NCR, National Capital Region. Tapos sa mga tuwid, pinalad kami na isa sa nanalo sa Palarong Pambansa, gold medalist. Pero Coach, bago yung panalo mong yun, yung malaking gold medal na yan, eh, napakadami ng tinahanan mo. At hindi ito biro. Binabasa ko pa lang dito, Coach, talaga ako. Grabe, bilib na bilib ako sa inyong dedikasyon. Nagsimula ka sa summer. Opo. Okay, doon ka talaga naka-base. Yes. Pero nag-decide ka makipagsapalaran. Bakit ka napunta dito sa Manila? Sa totoo lang, nag-stowaway ako. Galing ako ng Isabela, stowaway. Okay. So, pang-apat na beses ko na nag-stowaway. So, Manila yung pinakahuli. Okay. So, napunta ako ng Manila. Ang ginawa ko, sumampa ako sa bus. Wow. Nagturo lang ako na, kunwari, may kasabay ako na yung ali, makit na ako. Tapos, tinanong ng conductor kung paano ako, sino kasama ko. Sabi ko po, yung ali po, sabi ko. Kasi, 1986, wala po kasi bayad yung bata. Yung bata na, 10 years old lang kasi ako noon eh. Okay. Kaya parang libre na ako ganun. Tapos nakatulog ako sa bus afternoon. Bus station. Oo, nakatulog kasi ako eh. So ginising ako ng conductor, tapos may lumapit sa akin na taxi driver. Palibasa, hindi ko alam mo yung tondo. Hindi ko alam kung Manila ba yon. Tondo ka pa, napadpad. Oo, kasi yung taxi driver po kasi taga-tondo. So, ayun ang sinamahan ko. May isang matandang babae na nagyaya na magpulot daw. Magpulot. Hindi ko alam kung ano yung pupulotin kasi siyempre galing ako probinsya. Hindi ka pamilya. Akala ko bakal eh. So, ayun pala, bola ng tennis. Doon ako nag-start. So, nung nag-start ako na mag-ball boy, so, mga ilang araw, natingin ko kaya ko ng kumita. So, nagpaalam ako dun sa kumupup sa akin na taxi driver na kung po pwede, dito na lang ako sa tennis court manatili. Okay. At saka para hindi rin ako maging problema nila sa bahay, ganun. Hanggang sa matuto ako maglaro, ganun. Pero, ang una ko talagang laro, badminton. Sabi ko, parang hindi siya worth it para sa akin. Ginawa ko, nag-ship ako ng tennis. Ang laking ship nun, Coach, ha? Nag-ship ako ng tennis. Tapos, hanggang sa tuloy-tuloy na, parang kinarir ko na sa madaling salita. Hanggang sa naglaro na ako sa school. First year high school ako, naglaro ako sa public school. Hanggang sa hinugot ako ng Mapua High School. Kaya doon nagsimula na maging player ako nila hanggang sa naging Palarong Pambansa ako, 1994. Ilan taon ganun? Ang edad ko, mga 17 to 16 ganun. Going to 17 ganun. So nasa malamala, yung palaro mo, ano ba, high school na to o pa-college ka na? High school ako noon. Tapos yun, medyo sinuwerte, nakachamba. Hindi mo kalain. Hindi akalain, naka-gold medal. Anong sabi po yung beginnings na yun, ha? Oh. I mean, napaka-intense, pero dahil sa sheer determination, Coach, narating mo yung nararating mo. And I'm sure grateful na grateful ka sa Mapua na isa sa mga kumuha sa'yo at naniwala sa mga abilidad mo. Opo. Ngayon, nagko-coach ka na. Yung school that time na, let's say na, naghanap sila ng coach. So,
mayroong pumunta doon sa tennis club namin, sa Renerente, nagtanong kung sino pwede maging coach. Palibasa, nagko-coach na ako sa Philippine-Columbian ng ladies team, tapos sa ibang school, sa Arellano, ganun. So, nag-decide ako na mag-apply sa Mapua being a coach. So, nag-submit ako ng mga resume, ganun. Tapos na nakita naman yung athletic director na, oh, Mapua rin pala to. Sabi niya, loyal to sa Mapua. So, that's why kinuha nila ako. Ano yung pinaka-lesson na nagsistick out sa'yo na pwede mong ma-impart, maituro sa mga batang nanonood sa atin? Pag ikaw may goal, dapat ituloy mo lang. Huwag kang gigive up kahit anong mangyari. Pilitin mo kayanin. Kung ano man yung mga pagsubok na dumarating sa buhay mo, ganun. Kayanin mo, pilitin mo. Kapag determinado. Oo, determinado ka dapat. Kailangan pananalig sa Diyos. Kahit, alam mo kasi wala kang gagabay sa'yo kundi siya lang. Grabe po. Okay. Medyo shocked ako sa mga pinagdaanan ni Coach Antonio, pero maraming salamat. There you go. Coach Antonio, ang head coach po ng lawn tennis team ng Mapua University, sharing with us his inspiring story. It really goes to show na you just need to believe in yourself and you will be able to achieve your goals.